natin, sakto nasa drafting table. Yan yung aabangan natin kung ibaba nyo Natalia, di ba? On call ka. Kasi, isipin mo yon, would you ba na Natalia, lalo na ngayon na ang daming mga open na heroes, and grabe yung sigaw na mga kasama natin ngayon. I love the energy. Napaka-solid ng energy. Sana ganito yung naging alarm clock ko kanina. Ire-record ko to ngayon. Ito na alarm clock ko. Ko. Grabe yung would fans. You look at the... Can you hear the audience, Philippines? Pakinggan natin to! Ay, hindi ko papatalo! Nagahalo na eh, no? NXP, ERSG, lahat naririnig ko na dalawang sides. This is a battle of the blues. Next play, Evos, lighter shade of blue, same with RSG. So we shade ang mas malakas after today as NXPE will ban Valentina and Akai. So, pansin natin ngayon, for this season, kumbaga yung mga teams natin, they are focusing on banning meta heroes, not really meta, pero yung sakto, kasi eto masasabi ko, kaya natin siya natatawag na meta hero, kasi sakto siya sa current meta that is effective. Yeah. And ang meta ngayon is to have heroes na meant to support the gold lane. Yeah, speaking of gold lane, ay, nandito si Eman. Binan. Ngayon, ang ganda ng sinabi mo dito na they might be targeting specific players, yung comfort picks ng mga players na ito na pwedeng bawasan ng next play Evos being the first pick. Pero ito ha, Faramis, Valentina, out of the equation, ano ang last option ng RSG? Comfort hero ba ni H2 ang ipapraya nila dito? No. Well, for H2, possible na hindi. Kasi ang dami niyang mga heroes na ginagamit na. Kasi before Miranda, sa ASEAN ngayon, gumagamit na siya ng mga tanky heroes. So for RSG, either, di ba, hindi, possible din na hindi sila mag-ban ngayon ng mga marksman. Although, tandaan natin, this is Donut of Next Way Evos with the signature 1-1. And most of the time, kahit hindi na ban si Beatrix, binaban na rin yung 1-1. Kasi ang taas ng potential niya for a comeback. Yeah, to equalize the damage output sa late game. Pero sa nakikita natin dito, walang nagiging primary option. Well, speaking of which, 1-1 has been banned. So, option ngayon si Beatrix para iprayo ng Next Play Evos. Beatrix and Claude, ito ang mga open choices para sa dalawang teams pagdating doon sa gold lane. Pero Fanny ay na-open at si H2O ang gagamit nito. Nakaligtaan, hindi inakala ng RSG na kukunin to ng Next Play Evos. Plano sana nilang ibigay kay Demon Kite. Ito yung sinasabi natin kay Chantel. Ipapraya ba nila ang ban or ibaban ba nilang hero ni H2? Well, there you have it. Na-open eh. Kumbaga parang everyone is naka-focus on the marksman, on the gold laners. But this time around, medyo na-skip on the Fanny part. Although, yung Fanny na to ay pwede rin makontra ng RSG since priority pick agad siya. And yeah. Wow, KDA King of MSC 2022 is Aqua with 13.33. Yeah, they are currently the kings of C of 2022, the defending title. Pero ngayon, they still secure a hero for their gold laner for RSG. Ooh. Beatrix and Paquita, still a flex pick on the on this option. Pero ito ah, sa Next Play Evos, ranking number one in all-time assist, achieve 20,171 assist in the league. Walang iba kundi si Yelly Hayes. Yung mga silent players natin na pinag-usapan kanina, isa siya dito sa Next Play Evos. Kanina sa part ng talking points natin is kung paano yung dadalhin ni Aqua and Yelly Hayes na leadership. Pero in terms of numbers, kitang-kita natin dito how good Yelly Hayes is as a leader. While for this one, Next Play Evos, kukuha na agad sila ng marksman hero nila with Claude and Eve. Potentially, ang kanilang magiging playstyle dito is manggugulo yung Fanny. Yep. Tapos, continuous rotation with the mid laners with the post 4 and post 5. Now, for RSG, pwede na silang kumuha ngayon ng another flex hero or hero ni Light. Dahil pwedeng ang maging next bans is more on the tanky side. Mm. So, better secure na lang. So, there you have it. On the right call, Ate Chantel, it's the Kufra. Ang Kufra ni Light. Definitely a good pick against Afani dahil doon sa bouncing ball na pangtigil nga pag dating sa mobility dito ni H2O with Afani. Talagang pahihirapan ni Light yung buhay dito ni H2 later on. So ang ganda nga nung third pick na kinuha ng RSG, banning out heroes, ano kaya ang pipiliin nila? Wala pang hero si James, wala din si Mikophobia. So pwede lang targetin yung mga
pang ano eh, pwede yung Diggy kasi ang ganda nung ang ganda nung Kufra set. So if kumuha dito ng Diggy yung NXPE, meron sila ditong pang-answer doon sa setup ng Kufra. So possible bans on the Heroes of Mycophobia at kung ano yung ayaw nilang katapat ni Kose, ni ano ni Nats on the XP. Oh. Alam mo, pwede din for next for EVOS. Yes, sobrang ganda ng Diggy. Yeah. Ako, kung if I were to choose, pag may chance ka to get a Diggy, pag sakto siya dun sa kalaban, why not? Now, for next for EVOS, they also have an option. Napakaganda na performance ni Mycophobia with a Franco against Omega the other time. But sabi natin, it could be a perfect pick for next for EVOS to take the Diggy, pero ibaba na lang nila yung Diggy. Ito na yung mga sinasabi natin. They're trying to level out the playing field. Nawala yung Diggy na to, yung mismong ultimate niya sa ganitong setup, Santi. Alam ko nakikita mo to kung paano nagiging viable kung na-unleash to sa laban na to. Oo. Pero ngayon, ang tatanggalin ata nila, Balmond. Oh. Inuubusan nila ng hero si Demon Kite. Pero tingin ko nga, maganda yung matchup dito ng Assassin versus Assassin eh. Possible yung Lancelot, yung Hayabusa, pwede lang panapat kasi kailangan mong sabayan eh, yung mobility na meron yung Fanny. And Ling is still open, hindi binaba ng NXPE yung Assassins. Mas hirap sila doon sa jungler na talaga mas makunat pagdating doon sa mga survivability sa teamfights. Will they go for the regen or the sustained jungler type though? Pero to go back ha, a wild ano lang, presumption. Kung ano pwede makuha ni Demon Kite, could we see his X-Borg back as a jungle? Pwede. Actually, pwede siyang gamitin. Or pwede nga, di ba nabanggit mo na dito si X-Borg, pwede pa talaga nilang i-prioritize yung mga tanky na mga junglers. So yung mga heroes niya, si X-Borg, yung nabanggit mo, pwede na si Baksha. Kumbaga para, uy, may mga tumutunog-tunog pang iba. Parang part of a element of surprise. Oh, sinusubukan ko i-decode with my hearing capabilities. Hindi ko pa masyado naririnig, pero ito, sa last ban ng NXPE, ah. Yung supplement dito, kailangan mo talaga makita ng tamang hero. Karina, Ling, pwede yun, mapunta Ling kay Demon Kite. Mm-hmm. Pero pwede rin tanggalin na lang nila yung mid lane hero nga din ni Aqua eh. Pwede lang targetin yung mas mahihirapan dito si Yelly Haze na ano bang counter pwede dito sa isang Eve, di ba? Yun yung mga pwede lang tanggalin for the last ban since open na. I-open na yung Esme. Esme ba? Na? Tinitingnan nila sa jungler yung Pakito. Alam mo, ang kinagandaan dito for the last two bans of Next Play EVOS, na-restrict nila somehow yung flex idea with the Pakito pick. Kasi bina nila si Balmond, pwedeng ma-force dito yung RSG to have the Pakito as the jungler. Yeah. Ngayon, bina nila Esmeralda, so na-limit naman yung hero ni Nat. So, dalawang ban na yun, parang na-dictate mo na yung mga next. But Kagura for RSG, this is El Clasico matchup against Eve. Kasi paunahan yan eh. Ma-burst mo, Kagura, yung Eve, hindi mo mabigyan ng chance or opportunity yung Kagura na makapaglatag ng magandang umbrella. Mm-hmm. Yung Kagura talaga yung magandang sagot dito against the Eve kasi nga, mid lane matchup to eh. Alam naman natin, pag nagtatago ang isang Kagura, tapos kaya niya, may ability siya to burst down. Yep. And yung Claude talaga dito, kayang-kaya pag hindi nakapag-face check ang mga members ng NXP. For the last two picks, ang kulang nila, hero ni James, ganun na din kay Mycophobia. So if kumuha sila dito ng Phobius, a good answer against the Pakito, tapos kukuha sila ng Ruby as a counter setup. Meron din naman tong hatak, crowd control, yung I am offended play. Pwede nilang gawin. So ngayon, ito na nga ang pipiliin ng next play, EVOS. Ako, I'm a fan of Ruby actually kasi yeah, yung crowd control niya is continuous. Not unlike other heroes na kapag kalatag mo ng skill, that's it. Wala na, isang malaki ang crowd control. And ang magandang hero si Ruby kapag makatapat mo na hero din is more on the melee side. So may hirapan dito yung RSG kung ang jungler nila is going to be Pakito. But depende yon sa paggamit, of course, syempre. Para na-practice to ng mga players natin. But yeah, for RSG naman, kumuha pero, sila ng... Ito, for RSG, naging option nila ito for their last pick. First time ever for Season 10! Oo nga pala. Lahat tayo nakatingin sa mga nakikita na natin ng mga hero, pero wag natin kakalimutan yung small but terrible na Olus. And with the recent changes with this hero, at first, hindi mo siya mararamdaman. Na parang, sige, hayaan lang natin. This is a hero na umpisa walang damage, but on the latter part of the game, or kapag umabot ka pa ng late game, Uranus pala ang naipik. May cameo lang si Olus. Kasi sabi mo, akala ko pa first time ever. Hindi pala. Wala. Ano lang. Konting ang ano lang. Pa-excite lang.
Sabi nga sa isang kanta, I can't remember to forget you. Oh! So, yung team song ni Olus ngayon. Alam ko kung saan ito nagkagalik siya, Tela. Pero dito natin malalaman ngayon kung saan nga papunta ang Next Play EVOS laban sa RSG. Sa una nilang laban, will this be a game? Will this point out or turn to game number 3? Pero malalaman natin dito sa unang laban na magkikita sila. Game 1 pa lang, mainit na ang palitan sa drafting phase. At magkakaalaman na dito mismo sa Celestial Palace. Purple Buff ang kukunin ng dalawang junglers at mo ang mag-attempt na manggulo dito si Light. O, kumbaga parang ang pinakakailangan talagang gawin ng RSG is to have full vision kung saan yung movement ng Fanny, because this is Fanny we're talking about. So, looking at the laning matchup, very interesting yung matchup natin on the XP lane. Dahil matagal-tagal, pero parang this is the new Esmeralda Uranus, so kailangan din pigilan yan. But definitely, in terms of mobility, it is on the side of Next Play EVOS. Since we're talking about... Ayan, we're talking about the crowd right now. The energy is still high, but to go back, Next Play EVOS onto the Hero of H2. Upon hitting level 4, pwede na siyang umikot pang disrupt ng momentum sa progress ng RSG. So ngayon, merong window ang Next Play EVOS na pwede ma-utilize, na pwede i-delay ang mga lanes. Speaking of delay, even the jungling pattern here of Demon Kite ay somehow nag-change. Usually, di ba, nakakakita tayo ng moments agad dun sa may Little Wanderer. So this time around, ikot agad siya dun sa may XP lane dahil there's a possibility for a First Blood knowing that this is Fanny na... Kumbaga, ang daming walls doon, babalik-balik lang siya and that could be it for them. But yeah, this is going to be an interesting rotation dahil XP lane ang focus ngayon ng RSG. Ito na naman ang combo ni Mycophobia at ni H2. So now, a light. Uy. Nakabang yung talon, a light. Masesecure dito si Donut, low siya. Pero andito rin naman si H2, wow, for the follow-up. Grabe! Pero mapapaflicker out, a light and Kose is low. Mukhang pwede silang pumuesto. Doon natin nakita ngayon yung kinagandahan of having a continuous crowd control. Gana sinabi natin with the Ruby, with that skill. And right now, Next Play EVOS, they're just doing the usual rotation. Not anything fancy, same with the RSG. Dito tayo magkakitaan talaga eh. Dito sa may turtle fight. Tapos simula na. First turtle fight. Ito na nga, score H2. Sino kayo makasecure ng first turtle? Walang iba kundi si H2O! Sabay back away, pakuha ng objective. Pumasok lang doon sa eksena, tapos umatras kagad pagkatapos makuha yung turtle. Pero yung purple buff niya, guguluhin pa. Kaso nga lang sabi ni Mycophobia, halika dito, Nats. Masyado kang makulit, pero pwede nga lang talaga siyang manggulo dahil doon sa ability niya na mag-regen. Pero hindi papayag si H2O na basta-basta lang yung bumisita. Buhay pa rin si Nats at na-delay niya dito yung pag-take ng purple buff. That's a good call for Nats actually, dahil alam niya na meron ding retribution nila si H2. Uy. Pero parang nagalit yung NXPE, lalo na si James. So, ready for backup yung mga players natin as of the moment. They need to look after what Nats is doing right now onto the top lane. It's like a mini thing. Parang tinitease niya for a diversion kung saan ba talaga papunta ang objective ngayon ng Next Play EVOS. Because pwede dito mas slow or ma-delay ang progress ni Donut onto the gold lane. Because si Kosei dito is on the Beatrix na lagi sinasamahan ni Light. If ever... magkulang dito NXP sa bawat laban or sa early gank, pwedeng ma-delay ang progress na kanilang gold lane. No, pwede ma-delay, hindi tatama yung I am offended play. Yelly Haze is low from that sniper shot. Wala dito kay Kose, pero hindi itutuloy ng NXP yung gank na pinaplano nila. Kung may pwesto lang, Demon Kite, pwede pasukin si James. Pero tinutulak niya lang para makakuha ng extra dito na gold si Nats. At mukhang pagtutulungan nila yung energy shield sa may bandang itaas. Kung baga ginagawa ng dalawang teams natin ngayon, kinakapitalize lang din nila yung pinaka-strengths ng kanilang lineup. For Next Play EVOS, gusto talaga nila mga gank-gank. And napakabilis for them na pumunta sa iba't ibang part na ating lanes. But for RSG, mabilis sila nakakakuha, yes, ng outer turret energy shields. So habang nangyayari yun, what RSG is doing right now, this is 3-man pressure sa XP lane. Dito natin nakikita, they're trying to activate Kosei as much as possible. Mm-hmm. Dahil kanina pa si Mycophobia din umiikot onto to give the vision. Mm-hmm. Kaso ang problema din dito sa kanila is, the more na pupunta yung attention Next Play EVOS sa taas, may mga opportunities sa na pwede din matake ni H2. Tsaka parang nangyayari for RSG naman, since nakafocus nga yung Next Play EVOS dun sa may, grabe si Nats, napapadaan lang lagi si Nats. Going back to our thought, for RSG,
hindi din sila nagko-commit sa may bottom lane, kaya nagiging effective pa rin yung laning dito ni Kose, and that is a fast turtle secure by RSG, now leading at 1.7k in terms of gold. Ito yung sinasabi natin sa mga ginagawa ni Nats kanina pa. Si Light, nagsistretching, wala atang mahuhuli, pero kukuha rin, mabawi si Kose. Nakikiramdam lang naman, mukhang nag-aabang lang. Si Mycophobia, alam niya rin na posibleng nandun nga si Light. Nag-check din siya ng mga bush. Hindi basta-basta lumalabas yung next play Evos dahil sa ginagawa ni Nats kanina, Chantel OSX. Mm-hmm. Kaya nasesecure nila yung ganitong gold lead eh. Kumbaga, that's the beauty in it. Hindi sila nag-commit, pero nag-google sila. Ooh, Light! Kasama si Aqua. Labanan ng tubig at si Aqua ang mananaig doon sa pick-off. Onto the jungler. May hepsis na dito. Si H2O, top lane turret has been destroyed mula sa side ng RSG. Sakto lang yung ikot. Medyo nahihirapan dun sa H2 makaalis dahil sa bouncing ball na ginawa ni Light. It's all about decreasing the control sa mapa na pwedeng ibigay ng next play Evos onto the teammates, because ngayon ang priority is to take down this bottom lane turret. Kumbaga parang ang ginagawa ngayon ng RSG, lagi may nakahiwalay dun sa may top kanina, yung binagrisante na tatlong players. But looking at the itemization, 3.9k ng gold agad dito ni Kose. So imagine the damage with this item. So with this one, I kind of feel like for next play Evos, pwede sila mag-focus on other lanes as well. Kaysa naman, nandun lang din sila always on the gold lane. Pwede sila mag-surprise play. Speaking of surprise play, uy, munti ka na. Parang siya ako, si Light. Papasok siya, pero hindi niya naman naabutan na kagad. Yelly Hayes with a real-world manipulation. Masyado na pasobra si Light at makakukuha na ng next play Evos ng isa, ang RSG. Pero si Nats patuloy pa rin sa pagbibigay ng pressure. Turtle is spawning in 17 seconds. And mukhang yung next play, Evos dito yung mas may advantage. Kulang yung RSG. Kumbaga parang sa RSG dito, kailangan kasi din nila si Light in terms of the vision. Nakita naman natin yung possibility for him na mahuli yung isang Fanny. Now for next play Evos, pwede silang magsama-sama as of the moment. Isang gamit dito ni James with the flame shot, tas diretso Demonic Force. So RSG, ang ginagawa nila ngayon is paisa-isa silang pumupunta sa mga posisyon kung saan sila yung at advantage. So we could see movement now on the gold lane dahil nandito pa rin si Mycophobia, pero take note of the position of Demon Kite. Well, speaking of advantage dito, well, they could either trap next play Evos right now. Hindi nakita na H2, then adjust si Demon Kite. Demon Kite, aso ko alam niya, I am fed and play. Mula kay Mycophobia na finicker niya, hinatak si Demon Kite at si Aqua. May follow-up pa na ginawa. Ito yung counterplay ng RSGPH. Kaso nga lang, may bawi pa rin. Kose is the way. At tuloy pa rin ang bakbakan. That is a 2-4-3 trade. Definitely in favor on next play Evos. Naku, yung flame shot. Sumakto pa yung flame shot. Mycophobia, may bawi nga lang. Sagot para sa sagot. 3-4-3 para sa ating teams. At diretsyong next play Evos on this take of the turret. And right now, mararamdaman natin that the pressure is... Isa na naman! Ang nakuha mula sa next play Evos, they need the vision right now dahil si Light on most parts nasa bush. Walang information ako na next play Evos kung saan papunta ngayon, kung anong lane na ipa-flank nila. Kita natin on our instant replay yung naging moments doon sa my bottom lane. It was a nice na pag-attempt for H2 na makaalis sana, but Demon Kite was there, knock-up strike, but look at that. Very smooth na ultimate from Mycophobia, and imagine the seconds of delay. After that, may Don't Run Wolf King. Literally, don't run. Walang makakatakas. Mycophobia, he needs to get more vision for the team right now. Kasalukuyang na-delay actually ni Light ang progress dito ni H2. Kasi kanina, we were talking about advantage. Ha? Two-level gap. Demon Kite and H2O right now. Dahil lang sa vision na Light na ginagawa niya kanina. Kumbaga parang dito kasi sa side ng RSG, alam nila na yung strength talaga ng hero ni H2 is with the buff. Kailangan niya talaga ng buff or else mag-iiba yung kanilang playstyle. Now, for RSG, they know that the Fanny could go for a split push kapag nahirapan mag-buff. Nahuli! May shotgun na nakaabang. Yakap lang, sapat na. Sabi dito ni Light, wala si Mycophobia. Wala ditong taga-setup mula sa next play Evos. Ang kailangan gawin ngayon ng next play Evos is to somehow delay yung ginagawa ng RSG against them. But if we talk about delay, let's look at Nats. Oy, walang boy si Donut! Muntik na, naka-jumpstand si Demon Kite. Muntik na doon mag-commit, pero si Nats nandun! Hindi nawawala sa aksyon! Laging nandun sa eksena. Kung may level 1 at na Lord, may level 2, may level 3, laging may stages para dito kay Donut.
But that was a nice escape para sa kanya. And this is massive gold lead for the side of RSG. 6 points, almost 7K. Now that we are at the 9-minute mark, so kumbaga parang very limited yung nagiging movement dito, knowing na yung positioning din ng isang Claude is very crucial in terms of teamfights. Lure will march in on the bottom lane. We have another item for Demonkite, and that is the Bloodlust Axe. Saktong-sakto dahil siya din yung nagpa-front from time to time. Kumbaga meron sila dito ang sarili movement with Light and the jungler. And also, the advantage ngayon ng RSG, ako na na-notice nyo, they're always forming a triangle na tatrap yung backlight din ng NXPE. One thing to consider also, first item ni Light is Immortality. So one thing na advantage na dito kay Mycophobia, yes, kailangan niya kumuha ng vision. Kaso, sa depensa na ngayon na Dominance Ice, kaya ba to sa damage na meron ngayon ng RSG? Kumbaga parang more on ano kasi, more on physical damage na ngayon yung side ng RSG. So yeah, yung itemization dito ng tank for next wave is medyo hindi pa kompleto. More on the physical defense ang kailangan, pero nabibuild pa lang is more on the magic defense. So next wave has to hold on to their turrets para somehow masustain nila yung damage na binamato ngayon ng RSG. Grabe yung map control ng RSG. Actually, hindi nila binibigyan ng purple buff itong si H2O. Yun yung disadvantage sila pagdating sa clash kasi hindi makaka-unlikables eh. Hindi mataas ang mobility ni H2O dito dahil nga doon sa ginagawang pag-agaw ng RSG. Basag ang inhibitor turret sa may bandang ibaba, and the RSG still in control of the map na hindi nila pinapalabas sa base ang next play EVOS. Not to mention kanina, even to the XP lane, medyo nabully nga dito ni Nats on how to cut the lanes all throughout against James na sinusubukan kumuha ng minion waves. Kaso naging problema dito, hindi lang siya nagka-cut lanes. Mismo yung vision na bibigay na sa RSG. And that's the thing, na nakakuha sila ng magandang calls on who to attack and who to delay. Tsaka yung vision niya kasi hindi siya basta-bastang vision. Sobrang lalim, kumbaga. Yung future na pinapakita niya, future tuloy kasi vision. Oh. Yung vision na pinapakita niya, napakalayo na. Imagine, yung lane niya is nasa first tier turret pa kanina, pero yung pwesto niya is yung pwesto ngayon ni Kosei. So imagine yung sakop, tapos yung magiging position ni Nali Light is on the other side. Kaya kanina si Light nandun din sa may bottom lane, kaya si Kosei hindi na masyadong, kumbaga hindi na siya nag-aalala sa gold lane at early part of the game. As to why naging ganito rin kalaki ang ating gold lead, and that is the BFB for Demonkite. So the more that he uses his skill, movement speed, physical defense plus magic defense, ready to fight. Ready to fight at mga ready nga to engage ang RSG. But look at this ha, tinan mo yung mapa oh. Kung paano nila kinokontrol dito yung buff na kailangan na kunin ni H2. Always trying to get in with the bait. Nakadalawa eh, may mga bantay. Oh, tsaka yung bantay niya pa dito, kung bagay binabantayan ni Light, yun yung naka-advance. So ibig sabihin, if ever man, shoot talaga yung pagka-bitaw. Sakto. Tama. Sakto yung tutok. Kasi isipin mo na lang yung crowd control na meron ng isang Kufra. Pag meron siyang natalunan, meron siyang nayakap, may follow-up agad eh. If wala yung sniper, andyan yung shotgun, so libreng Lord para sa RSG, and that is a Luminous Lord. Palaki lang ng palaki yung gold lead nila, pero yung next play, EVOS, eh humihinga pa. Nakadepensa, nandito pa rin sa base. Kaya pa bang depensahan to? Well, they need to have the defense right now. Sa nakikita natin, the only reason why next play EVOS is not committing to any steals sa mga objective na yon is because of the damage kung meron ng RSG. Even looking at Kosei right now, this is a 2-level gap against Donut. May Wind of Nature siya, meron siyang Malefic Roar, and also Blade of Despair. Physical damage immunity plus physical penetration. Tapos meron pa siyang Hunter Strike. Ang daming pwedeng matunaw dito inside the next play EVOS. So ngayon, they're trying to get in with another vision or kumbaga chance for the objectives. Pero nangyayari, kahit objective nila mismo sa kampo nila, nagiging bait. Oh. At saka yung positioning kasi dito ng next play EVOS, alam mo na kung saan manggagaling. Diba, yung gusto ng next play EVOS, surprise plays with a Fanny and all, isang malaking ultimate from Mycophobia, tapos diretso kill. Kaso nangyayari, alam na ng RSG since restricted na yung movement nila. But Lord is on the bottom lane, by the way, kailangan depensahan to na next play EVOS. Ito na nga, si Nat, sinusubukan ulit. Trying to spam in Donut. May Lord ang RSG. Oh, they're still trying to do. Hindi pa rin nababawasan. Disiplina pa rin. Nagre-regen lang si Nats. Minamamalang niya dito, yung base. Oh. Pahit lang ng pahit eh, no? Nag-aantay sila ng magandang setup coming in from Light. Pero nagawa nila yung job nila eh. Which is to destroy the inhibitor turrets. Yung dalawang nakitira, basag na nila. So yung pressure ngayon ng next play EVOS is lalo pang mas tumaas. So yung RSG, mag-aantay lang sila ng next Lord. Sasabayan nila mamaya. Mukhang mahirap namang kumontest sa sitwasyon na ganito kasi hindi nga talaga mahawakan ni H2O yung purple buff. Kumbaga parang
magiging contest na lang dito for Next Free Evos is biglang papasok si H2 tas sa Retribution. So yeah, for Next Free Evos dito, ang pinakakailangan nilang gawin is to somehow mag-bait sila against RSG na magkaroon ng teamfight, tapos sila yung magka-counter-engage with the Blazing Duet. Take note na meron na rin damage dito si Donut since this is the 14 minutes of our game. So kahit si Claude kasi kahit mga 2-3 items lang, goods na eh, kanina meron pa siyang Wind of Nature. So grabe yung grabe kumalahati yung kaagad ang damage. Buhay ni Mikophobia. Isipin mo, tang iyon, pero si Miko mapipilitan mag-back away mula lang doon sa balang binitawan ni Jose. Pero hahabol din si H2O, makakataka si Aqua. Depensa na naman sila, staying at their side, nandito lang sa base habang yung RSG is insecure na yung position onto the Lord Pit. We're seeing ngayon ang instincts ni Mikophobia is to make a play. Kaso ang problema dito, he's targeting, kailangan nilagpasan yung tatlong tao dito, si Light, si Nats at si Aqua. Although mauhuli na yun, kaso makakatakas. There's two members na kailangan ma-pick off, kaso nasa backline yun eh. Oo. At saka sinabi mo dito, makakatakas. Si H2 na pwede mang-ambush din sa likod. At saka kung makakatakas din kasi dito yung side ng RSG, mahirap pa rin for Mikophobia gawa nung dalawang player yung naka-hunter strike kanina. So yung movement speed, mas mabilis. Nade-delay ka. The more that you want to penetrate the defense, the more na parang hindi mo kayang i-sustain at the more din na mawawala yung HP mo. So it could be double-edged sword for Next Free Evos. Now the crucial part is, if you wanna contest the Lord, yung position ng players ng RSG is sobrang complicated for Next Free Evos to just go and have a vision. Hirap. They can't risk it right now for Next Play because if ever, is either isa mawawala, kung didepensa sila, yun ang magiging problema na. Pag nag-attempt sila talagang umuntest, pwedeng mawalan sila ng miyembro and maderecho ng RSGPH yung base nila. So ang kanilang desisyon sa ngayon, mas okay ng kumpleto tayo, harapin natin yung Lord na paparating, kahit sabay-sabay sila, i-hold pa rin natin yung ground. Well, all team comeback play set up ang pwedeng magawa dito ng Next Play Evos, pero yung Lord nga ng RSG, muntik na ito kumalahati ang buhay ni James. Ito na ba? Dediretso na ba ang Raiders sa base ng Next Play Evos? May reward manipulation para sa depensa pero mukhang matatakasan ng isa. Andito na yung mga dakdak coming from James. But that is a kill coming from Kose. Si James dito ang may iiwan. Andito pa rin yung Lord. H2O na is pang dumipensa pero si Natsi nagpapahabol lang. Kose with a flicker in. Hahabulin niya ba nila? May Lord pang natitira. May minion waves na paparating. Pero ang ganda ng depensa ng Next Play Evos. Hahabulin una. Napakasakit. Nakaramdam na, si H2O. Na. Going for the base lock. RSGPH. Ang unang makakapuntos. Na-invade na nga ang unang puntos ng RSG against Next Play Evos. Grabe namang laban na yun. Hindi man lang nakalabas ang Next Play to get in with the trade of objectives. Talk about control. That is RSG Philippines against Next Play Evos. There were moments na nakikita natin that Next Play Evos wanted to go for a team fight, but at the same time, RSG was there. They were ready to give that funny na second time pa lang na open on this league. And with that bouncing ball kanina from Light, yung namatay si H2. Yes. It started there. Medyo na-restrict yung rotation. Oo, na-restrict. Na-ilang. Na-delay. It's two all gap, about delays. Two-level gap yun, Ate Chantel. Oh, and pagka yung mga moments kasi na ganon, if ever